Sige, saktan mo ko ulit. Sisigaw ko dito para marinig ni Maria Clara ang sinisilipan mo siya. Talagang idinamay mo pa ang iba sa galit ng fraile. Magpasalamat ka at ipinagtanggol ka ni Maria. Dahil kung hindi, ngayon palang kinakaladkad ka na at maaaring ipakulong. Utang na loob. Mari bang itigil mo muna ang paglikha ng gulo? Pinagtanggol siya ni Maria Clara sa akin. At bukod pa dun, nakatira ang ireheng babaeng yun sa pamamahay nila Kapitan Tiago. Minsan ka pang mapahamak dahil sa dalagitang yan, hindi mo maiibigan ang bibigay kong parusa sa kanya. Magpasalamat ka, babae. At hindi napahamak si Maria sa pagtatanggol sa iyo. Alam ko po na maraming katulad ninyo na hindi ako gusto. Pero maniwala po kayo sa akin, hindi ako masamang tao. Huwag kayong mag-alala. Pinapangako ko. Nandun sa eskwela ang aking pinatatayo. Ay magiging malayang sanayan. Patatatagin ang bata hanggang sa pagtanda at gumulang ng may tiwala sa sariling kakayahan. This is my peace offering, considering what happened in the past, Dina. I mean the bad things that happened to Dina. I hope there are no more feelings. Kung kayo po ang masusunod ng magdesisyon para sa sarili nyo, nais mo bang basahin ang libro? Tutulungan kita. Huwag na huwag kang magpapahuli kina Doña Isabel sa ama mo at lalong-lalo na sa ninong mong praile. Aprobado po ng gobyerno ang eskwelahang ito. Maski ng mahal na kura na si Padre Salvi, wala po akong sinusuway na gawain ng simbahan at gobyerno. Kung kaya't wala kayong maaaring iparatang sa akin na masasama. Gaya ka rin lang yung ama. Kung napapaikot mo ang mga ibang tao at maluloko mo, hindi ako. Ngunit pakiusap lang, nasa harap ko ay manlimos kayo kahit konting galang sa alaala ng aking ama. Padre, kailangan niyong alagaan ang inyong sarili. Su corazón, Padre. ¿Qué quieres? Hayaan kong anak ng diablong yun na ipamukha sa akin na wala akong magagawa para pigilan siya sa paghahasik ng kabuktutan sa bayan na ito? No soy como tú, mahal na ko. Ipagdadasal ko ang inyong pagtitimpi. Dating kura. Y reza también por ti mismo, por ser hipócrita. Ano itong nabalitaan ko kay Ibarra na nagbigay ka ron ng suporta sa kanyang eskwelahan? Padre, paano ko naman mababantayan ang kanyang mga galaw kung hindi ko siya susuportahan? Kung magpapadala lang tayo sa ating galit at emosyon, hindi natin maaabot ang matiwasay na bayan na walang mga Ibarra. Magkaiba talaga tayo. Sureferensya. Bueno, at lo que quieras. At gagawin ko naman kung anong kailangan kong gawin para mawala sa bayan na ito isang Crisóstomo Ibarra. Y sobre todo de la vida de María Clara. Ngayon ba, inaasa mo pa rin si Santiago, ha? Matandang bruha. Huwag mo akong ihantulad sa iyo, babaeng pakakak. Pakakak? Ah, ha! Pakakak ba ka mo? Hoy, ikaw, tingnan mo yung sarili mo sa salamin dahil yung pagmumukha mo, singkapal ng balat ng luyang balayan. Ay, nako, manahimik ka! Diyos, anang katiliman at inubuan ng lunay! Oy, bansot, kumabit-abitan yan dahil ang amoy mo ay galing pa sa imbornal na nagmamaktol! Amoy ba ka mo, ha? Eto! Amoyin mo! Amoyin mo! Kung hindi mo tayo sa sabahin! Amoyin mo! Gagi! Pati ko po ang tumaghiklay. Itinelegrama nga po sa akin na kinumko po siya ng aking anak. Ngunit hindi ko po alam na yun na pala ang ginagawa ng babae yun sa aking anak. Ang maliit na mistis ang demonyitang yan. Wala silang pinagkaiba ni Crisóstomo. Naakala mo kung sinong pininsular na magtatayo raw ng eskwelahan para sa lahat? Reverentia, narito po ang periodiko. Inyo pong mababasa dyan na si Crisóstomo Ibarra ay pinupuri po nila. Pinamagatan nga pong artikulo na imitadle.
siya'y isang sikat na pilantropo at nagbalik dito sa inang bayan para po magbigay pugay sa tunay na tahanan ng siyensya at ng sining. Wala po kayong dapat igagalit, Padre. Puros papuri po ang ibinibigay sa kanyang eskwela. Dapat man papurihan ang isang lalaking ganito na pinagsasalitaan ako ng kalapastanganan at idinamay pa niya ang simbahan. Mga salitang magmumula lamang sa bibig ng isang erehe, ng isang filibustero. Diyos mo, in serio? Nagawa po yun ni Crisostomo? No deberías preocuparte, Tiago. Hindi ba't dapat kang mangamba, ha, Tiago? Sa kung anumang kapahamakan maaring dali ng klay na yan at ni Crisostomo sa buhay ni Maria. Padre. Mabuti na lang. At umuwi ka na rito sa San Diego. At para malaman mo lahat ng nangyayari. Ayan niyo po, Padre. Ayusin ko po lahat to. Hindi ko po inakala na ganito na nangyayari. Perdonin me. Patawad po. Patatawarin lamang kita kapag ginawa mo kung anong makabubuti kay Maria Clara. At kung susundin mo ang ipag-uutos ng sugo ng Diyos. Hindi ako erto, Padre. Masusunod. Que Dios te bendiga. Maaari ka nang pumasok. Gracias. Nabasa ko na ang unang dalawang kabanata ng nobelang ito. Naiiyak pa rin ako sa kwento ni Jean Valjean. Ay, hindi. Jean Valjean. Ganon big kasi yung pangalan niya. Frances kasi siya. Kaya Jean Valjean. Jean Valjean. Valjean. Hindi naman niya malalaman. Ngunit nakakaawa nga siya, hindi ba? Oo. Eh kasi nga kalalabas niya lang ng kulungan. Nagnanais naman siya magbagong buhay, kaya lang hindi siya hinahayaan ng lipunan. Naiintindihan ko na ang kanya pinagdaraanan. Tunay nga kaawa-awa siya. Ngunit natatakot ako. Ano kaya ang mangyayari sa kanya sa tuloy ng kwento? Okay. Spoiler. Hindi nagtagal, natutunan niya rin ang kanyang kakayahang magpasya para sa kanyang sarili. Para sa kanyang ikauunlad at ikabubuti. Ngunit nagbago ba ang kanyang buhay? Hanggang doon ay nabasa. Yun na yung kabanata 3. Dinala kita rito para matutunan mo ang katha, yung serisal na nakadikit dito, ang tunay na kasaysayan ng bayan natin nung panahon ng mga mananakop. Sige na sir, isang spoiler lang. Ano po bang mangyayari sa kanila? Kailangan mong malaman ang buo ang nobela. Malalaman mo lang yan pag tinapos mo ang nobela. Salamat sa pagbabahagi nito sa akin. Alin? Yan? Libro niya yan, senyorita. Ang ibig ko sabihin ay kahanga-hanga ang iyong pagbabahagi ng malawang takaalaman. Ako, nalaman ko lang naman din yan kasi nga napanood ko sa mo. Kasi nabasa ko din. Tama ka nga. Mas marami nga matututunan sa pagbabasa ng iba bukod sa pinapabasa sa amin sa Bayatariyo. Correct. Clay, maaari bang tumito ka na lamang muna? Nais ko sanang ituloy pa ang pagbabasa. At ibig ko din sana pag-usapan natin ang bawat kabanata. Maaari ba? Gee!
G? G. Mm-mm. Yun yung sinasabi sa kaibigan. Ge. Go. Game. G. Tunay ang magkaibigan na tayo. Kaibigang tunay. Mm. Friends yarn. See? Gusto ko. Yarn? Naku, senyorita, ang bilis mo namang matuto. Nakuha mo na agad yung yarn. Clarita? Tia. Tia. Ha? Oh, handa na ba ang San Diego na fiesta para sa akin? Papa. Isa ba yung babaeng kinupkup niyo? Si Papa. Siya ho ang aking mitokaya. Maaari niyo siyang tawagin, Clay. Parang familiar ka sa akin. Tila nakita na kita. Familiar ka sa akin. Tila nakita na kita. Ano ba? So ginawa mo kay Padre, hindi ka kasi nag-iingat? Baka po nagkakamali lang kayo. Ikinagagala ko po kayong makilala. Maria, Isabel, sumunod kayo sa akin. May importante tayong pag-uusapan. Si, vamos, Ian. Kaloka, bakit parang galit siya sa akin? Binibigkas ng mga fraile na sila ay mga sugo ng Diyos. Kung gayon ay bakit hindi sila tumulong sa mga kapwa? Bagkos ay gumagawa sila ng mga kilos na taliwas sa imahe ng Diyos. Karuwagan ang maniwala. Pagkabanal ay nabibilang ng bulag na pagsunod. Hindi na ako natutuwa sa mga batang nasasaktan dahil nais lang nilang matuto at umunlad sa pagmamaliit sa akin, sa aking ama, sa ating mahindi purong dugo, at maging sa mga taong walang dugong wakstila. Anak din tayo ng Diyos, Senyor. May sariling pag-iisip pagkatao. Hindi totoong tayo ay mangmang at tagasunod lang sa iba, na parang hayop na hinahatak lang ng isang tali. Mag-iingat ka, Don Crisostomo. Mag-iingat po saan, Katasyo? Batay sa mga salitang namutawi sa inyo, pakiwari ko, Senyor, na ikaw ay tila isang bulkan na naghihintay na lamang sumabog anumang araw. Kaya mag-iingat ka, pagkat sa iyong pagsabog, maaaring masalanta ang buong bayang ito. Kung alam ko lang na masama ugali ng babaeng yun, ay dapat hindi ko na tinanggap na kumkupin niyo siya. Huwag ako ang pagsabihan mo, primo. Yang anak mo, dahil siyang nagpasya dahil sa awa.
Huwag na ho kayo magalit, Papa. Mali ho ang akala nila ukol kay Clay. At saan ka natuto ng pagsagot na mapangahasa yung ama? Doon ba kay Clay? Lo siento. Sinasabi ko lang ho kung ano ang aking pagtingin sa mga nangyayari. May sinabi pa ang ninong mo tungkol kay Crisostomo at ang eskwelahan na pinatatayo niya. Hindi yon gusto ng mga fraile. Yun din ho ba ang tingin niyo, Papa? Maganda ho ang hangarin ni Crisostomo. Kahit ng maganda, kung ayaw ng dating kura at ng simbahan, hindi dapat to kinokontra. Kaya kausapin mo si Crisostomo na huwag na ituloy yung pagpapagawa ng eskwelahan. Papa, hindi ko ho kaya umasakin ang pangarap at ang mabuting hangarin ni Crisostomo. Lalo na't sang-ayon ako sa kanya pangarap. Mawawasak lahat ang mga pangarap natin kung hindi mo pipigilan si Crisostomo at lalong magagalit ang ninong mo at baka hindi matuloy ang kasal nyo. Yun ba ang gusto mo mangyari, Maria Clara? Ngunit, Papa, bakit ho kailangan pang madamay ng relasyon namin ni Crisostomo? At bakit kailangan ho masakin ang kanya pangarap, lalo na't makakabuti naman ito para sa bayan? Ano nga ba ang kinatatakot ko? Sa tingin mo ba gusto ko na naiipit tayo? Tahanan, Iha. Pinakamamahal ko. Ako man, ayokong masira ang pangarap niyo ni Crisostomo na maging mag-asawa at mabuhay ng masaya at tahimik. Ngunit, nais mo ba na dahil lamang sa isang ambisyon, ito rin siyang isang pariya? Kaya, anak ko, makakatulong sa atin lahat kung pipigilan mo si Crisostomo. Sabihin mo sa kanya na bawiin niya lahat at huwag nang ituloy yung eskwelahan mo. Nang sa ganun ay hindi na magalit pa ang mga fraile. Clarita, naghihintay ako ng sagot mo. Ah. Ibigay niyo na ho sa akin kung ano mong parusa. Taos puso ko tatanggapin. Ngunit ang inyong paggustuhan. Ang inyong nais, hindi ko kayang gawin. Lo siento, Papa. Patawarin niyo ako. Ano sinabi mo? Hindi ko kayang wasakin ang pangarap at ang mabuting hangarin ng aking nobyo. Ikaw, awarak yun ng kanyang puso at hindi ko kayang wasakin ang puso niya, Papa. Hindi ko kaya. Patawarin niyo ako, Papa. Ano pa nangyari sa'yo, anak? Ilan linggo lang tayo hindi nagkita. Naging matigas na yata ang ulo mo. Kung tatanggihan mo hiling ko sa'yo, hindi kita pipilitin. Pero hindi ako papayag dahil lamang kay Crisostomo na masisira ko ang mga pangarap ko para sa'yo. Kawawa.
nagawa si Maria Clara nung naiipit siya. Madre mia. Ngayon ko lang nakitang magalit ng ganyan ang papa mo. Kayo. O tara, mag-chismisan tayo. In fairness naman dito sa pandar ni Sir Fidel. Alam mong totoo yung cheese kasi medyo may amoy. Pero masarap. Nakakatanggal ng sama ng loob. I feel you. Mas mainam pa nga. Marahil kung sama ng loob, baka kayo nararamdaman. Ngunit ito kaya, batid kong tampalasan ng samuyin at sagutin ng gano'n ang aking papa. Ngunit tila yata nakakaramdam ako ng tuwa. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nanindigan ako para sa aking sarili at para sa pagmamahalan naming dalawa ni Crisostomo. Ngunit, nangangahulugan ba na ako'y tinutubuan na rin ng sungay? Ako'y tumatangis na ikaw ay nakangiti pa rin dyan. Kasi, kung iisipin mo, para ka nang si Jean Valjean. Unti-unti mo lang natututunan ang iyong kakayahang magdesisyon para sa sarili mo. Hindi sungay, Maria Clara, kundi pakpak ang tumutubo sa'yo. Wow! Na para bang gusto mo lang kumawala? Ang ganda ng sinabi ni Clay. Ikaw nais din lumipad ng aking ihirog ng napakataas eh. Hindi ko siya mapipigilan. Naman. At ikakampay ko mga pakpak ko para samahan siya. Para pag natupad na yung pangarap niya, na para din naman sa nakararami. Sisiguraduhin kong nandun ako para pumalakpak ng napakalakas. Hindi basta-bastang lalaki si Sir Ibarra. Hindi siya nananakit ng babae, ng kapwa. Kahit matalino at mayaman siya, hindi siya nabubuhay lang para sa sarili niya. Yung mga lalaki sa amin, kaldag ng kaldag para lang dumami ang likes at followers. Pero iba si Sir Ibarra. Dahil ang meron siya, puso para sa mga bata. Puso para sa mga inaapi. Napakalaki talaga ng puso niya. Kaya hindi nakakapagtakang pusuan din siya ng iba. Pasensya na, senyorita. Kung ano-ano na naman ang sinasabi ko, ang tabil ko na naman. Baka hindi nyo na naman naiintindihan ng iba kong mga... Hindi, Clay. Higit na naunawaan ko na. O, halika na. Subukan na natin tong cheese ni Sir Fidel. Bueno, Señor Ibarra. Ahora mismo ay sisimulan na namin ang pagpapatayo ng eskwela. Muchas gracias. Señor Ibarra. Si Kapitan Tiago po.
Adios. Adios, Ibarra. Kapitan Don Tiago, kailan pa ho kayo nakarating? Ah? Maupo ho kayo. Hindi na kailangan. Kung inyong mamarapatin, ay utusan ko lang si mga Don na ihanda kayo na makakal. Naparito ako para pag-usapan natin ang kinabukasan ng aking anak. Tapatin mo ko, iho. Gaano mo kamahal ang aking anak? Ano ba ang kaya mong isakripisyo para makasama mo ang iyong pinakamamahal sa buhay? Krisostomo na Ibarra. Araw-araw ko pong hinahangad na mapabuti ang aking sarili. Nang sa gayon ay mapabuti ko rin ang buhay ng ibang tao, pati na si Maria Clara. Handa ko pong ibigay ang aking buhay para sa bayang ito, Tio. Para sa bayan? At hindi para sa aking anak? Ngunit papaano po kung yun ang nais kong ihandog sa kanila? Sa aking iniirog, para sa aking magiging anak. Isang bayan na may kasarinlan, na pamumugaran ng pagmamahal at pagkakapantay-pantay. Nais mong matupad yan sa pakikipaglaban mo sa simbahan, sa pamamagitan ng iyong eskwela? Mawalang galang na po, Senyor. Ngunit kayo po ba ay pinagutusan ni Padre Damaso upang kumbinsihin ako dito? Nais ko lang na mag-ingat ka kayo. Ayoko ng gulo. Magiging maayos ang lahat kayo ng anak ko. Por Diyos, por Santo, buhay natin lahat. Kung hindi ka susuway sa pinagugutos ni Padre Damaso. Kahit na ang gusto nila ay maging mangmang at walang kalaban-laban ng mga tao dito sa San Diego? Huwag mo akong ipitin, Krisostomo. Kaysa mawali sa iyo si Maria Clara na pareho nating minamahal. At bakit ba pinagkakaabalahan mong gawin ito sa mga batang Indio? Ikamamatay ba nila kung hindi sila makapag-aral, magbasa at magsulat? Mabubuhay pa rin sila at mamamatay kahit nakapag-aral katulad mo. Ano pinagkaiba nun? Wala. Ngunit, Tio... Batid kong takot ang mga fraile na makapag-aral ang mga Indio dahil sila ay mag-aaklas at magre-revolusyon at magagalit sa'yo. Kaya't hanggat nagmamatigas ka, lalong lalaki ang ngit-ngit nila sa'yo. At kapag nagalit sila sa'yo, kaya paano ko kayo pakakasal ng aking anak? Batid mo namang ng katayuan nating tinatama sa ngayon ay nakasalalay lamang sa kagustuhan ng fraile o hindi. Kaya pag-isipan mo yung sinabi ko sa'yo. Kung totoo mong mahal ang aking anak at kung gusto mo matuloy ang kasal ninyo. Sobrang hirap dati, lahat nakasentro sa mga fraile. Sila yung may control ng lahat eh. Ikaw marahil ay isang masamang tao tulad ng ina mo na dapat ng disiplina sa'yo. Senyora! Oy, senyora! Huwag niyo pong itadamay ang nanay ko sa usapan yan na. Ngayon ko lang aaminin na may lihim na pagtingin si Clay kay Krisosko. Abay, dapat lamang na mawala na sa inyong bakuran ang ahas na ito bago patuloy ang manaknaw. Gawin mo ang nanay. Palayasin mo ang babaeng iyon. Bakit dito mo, Fidel? Palang araw ay mawawari nila ang magandang layo mo. Natakot ako. Ang magandang plano mo, ang siya magpapahamos. Tila kinukonsinti ng iyong reverensya ang masamang hangarin ng Indio na iyon. Hindi ako makapaghintay na dumalo sa kasinaya ng Krisos. Andun si Elias. So, good luck talaga sa'yo, Damo. So, grabe. Ngayon ko lang napagtanto yung saklaw ng kapangyarihan ng mga fraile dati na halos lahat talaga dapat kinukonsider sila. Lahat ng gagawin mo sa buhay mo bilang ordinaryong mamamayan or kahit mayaman ka pa, lahat dapat kinukonsulta or sang-ayon yung mga fraile. Ang hirap naman ng ganun. Hindi sila Diyos. Oh my goodness, grabe dati.
Kaya bilib ako sa mga kagaya ni Ibarra na parang nireflect niya actually si Rizal. At pati yung mga kagaya ni Elias na nagre-reflect din ng mga kagaya ni Andres Bonifacio. So maraming salamat sa mga heroes natin dati. And ayan guys, natapos na naman natin ang Maria Clara at Ibarra episode 46 sa araw na to. And kaabang-abang yung mga pangyayari. Bukas ulit, panoorin natin at abangan natin yung mga mangyayari pa. Alam ko marami sa atin ang nanonood ng teleserye na to dahil marami tayong natututunan, tayo napapatawa, tayo napapaiyak, at lalong napapalalim ang pagmamahal natin sa Pilipinas. So mabuhay ang mga writers, director, lahat ng mga bumubuo ng Maria Clara at Ibarra. Maraming salamat guys and shoutout once again sa mga OFWs dyan and of course mga kababayan natin sa Pilipinas. Nasa Pilipinas na ako ngayon, so hindi na ako OFW din. And yeah, see you again tomorrow guys ha. Bye.